Ang Department of Budget and Management na mabibigyan ng karagdagang pondo ang libreng sakay sa EDSA busway upang may pagpatuloy po ito hanggang sa Desyembre. Samantala, patuloy ang pagtangkilik po dito ng mga commuter dahil malaki ang naitutulong nito sa kanilang pagtitipid. Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa EDSA busway kay Joshua Garcia. Live, Joshua, kamusta dyan? Rise and shine, Pilipinas. Dayan. Nandito tayo ngayon nakatayo sa kabubukas lamang na bus station ng EDSA Carousel dito sa Rojas Boulevard. At kagaya na nakikita nyo sa aking likuran ay bagamat merong bahagyang pila ng mga pasahero ay tuloy-tuloy naman ang dating ng mga bus para magsakay. Ayon kay Rico, malaking kaginhawaan sa kanya ang pagbubukas ng bagong bus stop ng EDSA Carousel dahil bukod sa libre ang sakay ay hindi na niya kailangan maglakad ng malayo para makasakay ng bus patungo sa kanyang trabaho sa Guadalupe. Okay naman, sir. Bakit okay? Medyo mabilis naman kasi minsan marami yung mga carousel natin na... Hindi naman tatagal ng higit sa 10 minuto ang hihintayin kung pipila dito sa bagong bus station ng Rojas Boulevard pa southbound. Ayon kay Seaman 2, Mark Anthony Ramirez ng Philippine Coast Guard na nakaposte dito sa bus station, wala pa naman silang nararanasang problema, maliban sa ilang pribadong mga sasakyan na nakakapasok sa bus lane. Sa ngayon, sir, maraming tao, sir, kasi rush hour. Tapos, pero okay lang naman, sir, kasi marami namang bus na dumarating. Ano, sir, yung mga ibang private kasi na sasakyan, sir, na sanay kasi sila dito na wala pang station, pumapasok sila, pero ano lang, pinagsabihan lang namin na bawal na sila dito pumasok, yung mga private na sasakyan. Dayan, bukod dito sa Rojas Boulevard bus station ng EDSA Carousel, ay nagbukas lang din kamakailan ang Taft Avenue station ng EDSA Carousel. Balik sa inyo dyan, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.